May kasabihan na kapag kaya mo itong pangarapin, kaya mo itong gawin. Mapagtagumpayan kaya nila Ralph at Bert ang mga pagsubok sa buhay para sa kanilang pinapangarap? Tunghayan sa ating kwento. Kung bago ka pa lang sa channel nito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Palibhasa, wala kang pinag-aralan. Sigaw ng isang lalaki, sabay tulak sa kanyang ama, na ngayon ay aksidenteng napaupo sa lupa. Yung mga katulad mo, hindi na dapat binibigyan pa ng trabaho. Alam mo kung bakit? Dahil perwisyo kayo. Insulto kayo para sa mga katulad ko may pinag-aralan. Muli pa nitong sigaw. Walang nagawa si Ralph kung hindi ang pigilan ng luha niya bago tumalikod sa gawin ng dalawa at nagmamadaling tumakbo palayo sa lugar na yan. Hanggang kailan ba sila magtitiis sa ganitong klase ng mundo? Kunot noong pinagmasdan ni Guillermo ang anak na si Bert, na ngayon ay may kalong-kalong na bata sa bisig nito. Bakas ang kuryoso sa mga mata niya habang nakatitig sa musmas na bata. Hindi niya rin maipagkakailang, naiinis din siya sa naging desisyon ni Bert na kupkupin na lang ang bata. Ni hindi mo nga kayang buhayin ang sarili mo, magdadala ka pa ng pasanin mo. Saad ng matanda, dahilan upang mag-angat ng tingin sa kanya si Bert. Tingin mo ba'y may mapapala ka dyan kung palalakihin mo yan? Anong magiging silbi niyan sa'yo kapag lumaki yan sa poder mo? Kagusto mo lang na may pinag-aaksayahan ng panahon, Bert, eh, no? Tay, gusto ko lang naman po makatulong sa bata. Sa anong paraan, Bert? Sige nga. Kunot noon itong tanong, sabay pamewang sa harap ng anak. Kung bubuhayin mo yung batang iyan, umalis ka na rin sa pamamahay ko. Nang dahil sa sinabi ng ama, wala nang nagawa si Bert kung hindi ang yumuko kasabay ng pagtitig si inosenteng bata. Ano nga bang mali sa kanya? At bakit ba lahat ng tao nasa paligid niya ay porsigido siyang iwanan? Nang araw ring iyon ay nagdesisyon si Bert na palakihin ng maayos ang batang si Ralph. Kahit na naghihirap sa buhay at kahit na hindi ganoon kalaki ang sweldo niya sa pagtatrabaho sa construction site, sinikap niya pa rin bigyan ng magandang buhay ang anak. Minsan ay nagkukulang ang sweldo niya upang makabili ng gatas. Kaya naman kahit nalabag sa loob niya, nagdesisyon na lamang siyang padidiin ng tubig at asukal ang kawawang bata. Pasensya ka na anak, ito lang ang kaya ng tatay. Nakangiti niyang sambit sa isang taong gulang na bata sa bayakap dito. Pero huwag kang mag-alala ha, dahil hindi naman ito permanente anak. Pangako, kapag nakahanap muli ng bagong trabaho si tatay, bibili ako ng 4 na karton ng gatas. Pangako yan anak. Kahit na dumaan sa malaking pagsubok si Bert, ni minsan ay hindi niya kailanman sinukuan ang anak. Kasama niya ito sa tuwing magtatrabaho siya sa construction site. Minsan nga ay isinama niya ito sa pagkahalo niya ng semento. Kaya naman hindi rin naiwasan ng mga naroon ang magreklamo sa abalang dulot ni Ralph sa trabaho nila. Pasensya na po kayo. Paulit-ulit niyang paghingi ng paumanhin sa foreman na ngayon ay pinagmamasdan ng paulit-ulit niyang pagyuko sa harapan nito. Hindi na po mauulit. Bert, wala ka man lang bang kamag-anak na pwedeng pag-iwanan sa anak mo? Tanong nito na marahan niyang inilingan. Totoo ang sinasabi nila, Bert. Pasensya na. Talaga nga naman nakakaistorbo ang anak mo sa trabaho mo. Alam mo ba na palagi na rin akong napapaaway sa kanila dahil sa paulit-ulit kong pananakit-butas sa'yo? Pasensya na po talaga, sir. Mamili ka. Muli nitong tugon na alam niya na kung anong kahahantungan ang sasabihin nito. Ipagpapatuloy mo ang trabaho mo rito o mag-aalaga ka na lang sa anak mo?
Sir, parang awa niyo na po. Dito na lang po ako umaasa ng panggatas ng anak ko. Kaya nga, mamili ka. Kunot noon itong dagdag na ikinabagsak ng mga balikat niya sa dismaya. Magpapatuloy ka sa pagtatrabaho rito o mag-aalaga ka ng anak mo sa bahay? Malungkot na nilakad ni Bert ang daan patungo sa maliit nilang apartment. Nang marinig niya ang tawa ng munting anghel na nasa bisig niya, unti-unting kumurba ang ngiti sa labi niya. Natutuwa ka ba dahil wala nang trabaho si tatay? Tanong niya sa bata na ikinahagik-gik nito. Huwag kang mag-alala dahil hindi naman kita sisisihin, anak. May dahilan siguro kung bakit ako tinanggal sa trabaho ko. Huwag kang mag-alala. Wala kang kasalanan, Ralph. Ginawa ni Bert ang lahat ng makakaya niya upang itaguyod ang maliit nilang pamilya. Sa mga lumipas na taon, nagawa niyang ipasok sa elementarya si Ralph kahit na hindi ganoon kasapat ang perang nakukuha niya mula sa pagtitinda ng sigarilyo sa eskinita. Tay! Sigaw ni Ralph, sabay takbo patungo sa direksyon ng amang si Bert. Perfect ko pong exam kanina sa math, Tay! Nang dahil sa ibinalita ng anak, mabilis na nanlaki ang mga mata ni Bert at mabilis niya itong niyakap kasabay ng paghagod sa likod nito. Wow! Ang galing mo talaga, anak ko! Bulong niya bago pinunasan ang luhang nangingilid sa mga mata niya nang dahil sa labis na tuwa. Nang gabi ring iyon ay nagluto si Bert ng pansit para sa isang simpleng salo-salo nilang dalawa ng anak niya. Sa hapag ay natutuwang ikinwento ni Ralph ang tungkol sa mga exams niya na natutuwa rin namang pinakinggan ni Bert. Ang buong akala nila ay wala nang pagsubok ang darating pa sa buhay nila. Ngunit mukhang nagkamali silang dalawa ng inakala. Unahin mo muna ang kanan bago kaliwa. Aniya sa anak na kunot noon nitong ikinabaling ng tingin sa kanya. Dito muna sa kanan. Tumuro siya sa kaliwa bago muling tumuro sa kanan. Bago rito sa kaliwa. Tama naman pong direksyong tinuro ko, Tay. Sagot ni Ralph sa kanya bago bumuso at muling nagtanong dahil sa kuryosidad. Hindi niyo po ba alam kung saan ang kaliwa at kanan? Nang dahil sa pagkapahiya, walang nagawa si Bert kung hindi ang umiti at pabirong ginulo ang buhok ng bata. Sinusubukan lang kita, anak. Pagsisinungaling niya pa na bumenta naman sa anak. Sige na, ipagpatuloy mo na yung ginagawa mo. Hindi rin nagtagal ay nakarinig sila ng magkakasunod na tunog mula sa pintuan ng apartment na tinutuluyan nila. Agad na nangunot ang noon ni Bert bago nagdesisyong buksan ang pintuan. Ang galit na mukha agad ni Patring ang bumungad sa kanya nang sandaling binuksan niya ang pintuan ng kwarto nila. Magandang umaga po, Aling Patring. Nambibwisit ka ba? Singhal nito sa kanya na ikinatikom ng bibig niya. Tingin mo ba magandang araw ko ngayon? Nang makita niya si Ralph sa sala, doon na muling kumulo ang dugo niya para sa matandang nasa harapan. Alam mo ba kung ilang buwan na kayong hindi nagbabayad ng renta, Bert? 4 na buwan na kayong baon sa utang. Abay, kailangan ko rin ng pera. Hindi ako katulad ng iba na hahayaan na lang kayong mameste rito sa negosyo ko. Kung wala kayong pambayad ay umalis kayo. Magbabayad ho kami, Aling Patring. Pero hindi ko po masisiguro kung kailan. Ulol! Singhal nito bago na maiwang sa harapan niya. Bibigyan kita ng 2 linggo para buuin ang pambayad sa 4 na buwan ninyong utang. Kapag hindi nyo nabayaran ang 4 na buwang iyon, magpasensyahan tayong 2, Bert. Bantapan nito bago tuluyang tinalikuran si Bert. Walang nagawa si Bert kung hindi ang huminga ng malalim. Hindi niya alam kung saan bubunuin ang 20 mil na hinihingi ni Patring. Saan niya kukuhanin ang ganoong kalaking halaga? Gayong hindi naman sapat ang kinikita niya sa pang-araw-araw nilang gastusin. Napansin ni Ralph ang lungkot sa mga mata ng tatay niya.
Kaya naman wala na siyang nagawa kung hindi ang itikom ang bibig bago muling yumakap sa ama. Anong sinabi ko sa iyo noon, Bert? Marahang nagbaba ng tingin si Bert habang paulit-ulit siyang pinapagalitan ng ama. Kahit na may galit sa anak, wala na rin namang nagawa si Guillermo kung hindi ang bigyan ng pera ang anak na agad naman itong tinanggap. Simula nung inampun mong batang yan, mas lalo ka lang naghirap sa buhay mo. Muli pa nitong dagdag na hindi niya kinakibo. Paano kung totoo nga ang sinabi nila na may nakakabit na mala sa anak niya? Sandali lang. Tama ba itong naglalaro sa isip niya ngayon tungkol sa anak? Hindi. Mali lahat ng ito, Bert. Bulong niya sa sarili bago natawa. Mali lahat ang naiisip mo. Babaliin ko lahat ng pananaw nila sa anak ko. Babaguhin kong lahat. Pangako yan. Tay, tama po ba itong ginagawa ko? Nakangiti niyang pinagbastan si Ralph na lumapit sa direksyon niya. May hawak itong papel at lapis. Sa papel ay may formula siyang nakita. Maging ang solution sa problem na nakasulat sa papel ng anak ay nakikita niya. Hindi nga lang niya maintindihan dahil hindi siya marunong magbasa. Wala siyang nagawa kung hindi ang tumango sa tanong ng anak. Alam niya na sa oras na umiling siya, natitiyak siyang questionin siya ni Ralph sa kung bakit nga ba mali ang ginawa niya. Hindi niya rin naman alam ang tungkol sa inaaral ng anak. Dahil una sa lahat, hindi siya marunong magbasa at sumulat. Dahil sa kahirapan ng buhay, hindi na siya nakapag-aral pa. Kaya naman pahirapan para sa kanya ang makahanap ng trabaho. Sa loob ng halos na 4 na linggo niyang pagtitinda sa Eskinita, sa kabutihang palad ay nakilala niya si Jobert. Ito ang nagpasok sa kanya na maging janitor sa isang pampublikong ospital sa bayan nila na naging dahilan upang kahit na papaano ay may paipantustos siya sa pag-aaral ng anak. Congratulations, Bert! Galingan mo, ha? Pagbati sa kanya ng head bago ito nakipagkamay sa kanya. Alam ko naman na mahihirapan ka sa una, pero huwag kang mag-alala dahil sa una lang naman ang hirap. Kapag nasanay ka na sa trabaho mo, magiging maganda na rin ang takbo ng lahat. Kahit na mahirapan ka sa trabaho mo, huwag na huwag kang susuko, tulad ng ginawa ni Jobert. Ma'am, hindi po ako sumuko. Kailangan ko lang pong tumigil dahil mag-aaral ako. Banat na paliwanag ni Jobert na tinawanan nilang tatlo. Tulad ng sinabi ng head, naging mahirap nga ang trabaho ni Bert sa faculty. Minsan ay nakakasalamuha siya ng mga basagulerong pasyente na hindi niya nalang pinapansin. Hindi hamak naman na mas mataas ang sweldo niya rito kaysa sa pagtitinda ng mga sigarilyo sa bangketa. Kahit na madalas siyang makarinig ng sermon sa mga doktor na naroroon, sinikap niya na lang na magpatuloy sa trabaho. Tila ba lahat ng pagod niya sa trabaho ay unti-unti ring nawawala ng dahil din sa pagpupursige ni Ralph sa pag-aaral. High honor ako, Tay! Sigaw agad ni Ralph bago tumakbo at sinalubong ang tatay niya ng isang mahigpit na yakap. Kahit na late na si Bert sa graduation ng anak, sinikap niya pa rin na magpakita sa venue. Kitang-kita niya na ilan sa mga kaklase ni Ralph na kumukuha ng litrato gamit ang kani-kaniyang telepono. Noong mga panahong iyon ay wala pa silang kakayahang bumili ng kamera. Kaya naman kahit na gusto niyang picturean ng kaganapang iyon ay wala rin naman siyang magawa. Ang galing mo talaga, Ralph! Manang-mana ka sa akin! Biro niya sa anak bago niya ito inakbayan sa balikat. Anong gusto mo ngayon? Marahang umiling si Ralph sa tanong ng ama bago umuso. Gusto ko pong makita kayo magpahinga kahit na ngayon lang. Manood po tayo ng palabas sa telebisyon. Kumain ng nilagang mais. Mga ganun lang po. Nang dahil sa request ng anak, mabilis na umarko ang labi ni Bert para sa isang ngiti. Bago niya tinanguan ang anak. Siguro nga ay isa rin ito sa mga bagay na hindi niya naiiwasang ipagmalaki sa mga kasamahan sa trabaho. Maliban kasi sa pagiging masipag at matalino ng kanyang anak, may angkin din itong kabutihan sa puso.
bagay na mas lalong nakakapagpa-proud sa kanya bilang ina. Pwede bang mangako ka sa akin, anak? Agad na lumingon sa kanya si Ralph. Bagamat may kuryosong mababakas sa mukha niya, ginawa niya pa rin ang lahat ng makakaya niya upang umiti sa tatay na ngayon ay malungkot na nakangiti sa kanya. Pwede bang pagbutihan mong pag-aaral mo? Tanong niya rito na marahan namang tinanguan at sinang-ayunan ng bata. Ito lang ang kaisa-isang bagay na maipapamana ko sa'yo. Wala akong ibang hangad kung hindi ang makapagtapos ka ng pag-aaral. Sana huwag mong sayangin ang oportunidad na ibinigay sa'yo ng Diyos, anak. Kahit na hindi ka pinanganak sa isang mayamang pamilya, sana maging bukas pa rin ang loob mo na magpatuloy lang. Tulad ng ginagawa ko ngayon. Makakaasa ba ako sa'yo, anak? Nakangiting tumango si Ralph kay Bert na mas lalong ikinalawak ng ngiti ni Bert. Laging emotional si Bert nang dahil sa tagpong iyon. Wala namang nagawa si Ralph kung hindi ang paulit-ulit na hagurin ang likod ng ama habang pinapakiramdaman ang pagikbi nito sa balikat niya. Noong araw ring iyon ay nagdesisyon si Ralph na mag-aral ng mabuti. Hindi para sa kanya, kung hindi para na rin sa tatay niyang walang sawang nagtatrabaho para lang masuportahan siya. Kahit na mahirap kay Bert, ginawa niyang lahat ng makakaya niya upang ibigay sa anak lahat ng bagay na hilingin ito. Nang tumuntong si Ralph sa high school, doon na lamang mas lalong dumoble ang gastusin ng mag-ama. Kabi-kabilang mga projects ni Ralph na naging dahilan kung bakit paulit-ulit din siyang tinatamaan ng anxiety at depression. Naroon ang kagustuhan niyang maiuwi ang tropeyo na matagal na nilang minimithi ng tatay niya. Kaya naman sa tuwing pumapalpak ang grades niya nang dahil lang sa hindi pagpasa ng projects, hindi niya rin maiwasan ang sarili niyang tamaan ng anxiety. Marihuana ba yan? Tanong ni Ralph sa kaklase na tinawanan lang ng barkada nilang dalawa. Bawal yung ginagawa niyo ah. Baka makita kayo ng SSG. Ang killjoy mo naman, Ralph. Ganyan ka ba pinalaki ng tatay mo? Natatawang biro ni Brian, sabay lahat sa kanya ng sigarilyong tinutukoy ni Ralph kanina. Subukan mo. Hindi ako pwede sa ganyan. Arte mo naman, Ralph. Bakla ka ba? Muling pambubuyo sa kanya ng ilan sa mga barkada nila nang iniwian niya. Susubukan mo lang naman. Pwede ka namang umayaw kung ayaw mo talaga. Pero subukan mo muna ngayon. Pangako, masasarapan ka sa lasa niya. Muli pang sambit ni Brian, sabay kendat sa mga kasama nila. Nang dahil sa paulit-ulit na panunulak ng mga ito sa kanya, wala na siyang nagawa kung hindi ang sumabay sa agos. Noong una ay naubo pa siya, pero di kalaunan ay sumipa na ang aromang nun niya lang din nalasahan. Oh, hindi ba? Sambit muli ni Brian bago sila nagtawanan ng mga kaibigan niya. Sa una lang weird ang lasa niyan, pero di kalaunan masasanay ka rin, Ralph. Nang dahil sa bisyong natuklasan at dahil na rin sa mga impluwensya ng barkada niya, dito na unti-unting lumihis ng landas si Ralph. Dismayado ang bumakas sa mukha ng teacher niya nang mapansing wala na naman sa klase si Ralph kasama ng mga kaibigan niya. Nag-ditch na naman sila ng class? Naaasar nitong tanong sa kaklase bago pumindot ng numero sa telepono niya. Nang araw ring iyon ay ipinatawag si Ralph at ang mga kaibigan niya sa guidance nang may nagreklamo sa barkada nila. Nakita nila itong naninigarilyo sa gilid ng school at kasama na roon si Ralph. Kilala ko ang tatay mo, iho. Naging kaibigan ko rin naman si Bert. Kaya naman masakit para sa akin ang makita kang nagkakaganyan. Saad ng guru niya na nahihiya niyang ikinayoko. Alam kong wala ako sa posisyon para pagsabihan ka ngayon. Pero sana naman, kahit sa tatay mo na lang, makinig ka, anak. Please, Ralph. Malaki ang pag-asa sa'yo ni Bert. Huwag mo namang idismaya ang tatay mo, iho. Wala sa sariling naglakad si Ralph patungo sa covered court.
Paulit-ulit siyang tinatawag ng mga kaibigan niya, ngunit nagpatuloy lang siya sa paglalakad palayo sa lugar na iyon. Hindi na rin naman siya pinilit ng mga ito na kausapin sila dahil natitiyak nilang nagsisisi na ngayon si Ralph sa bisyong ipinakilala nila sa binata. Nanghihinayang ako kay Ralph, Bert, saad ng adviser ng anak habang paulit-ulit na naglalakad sa harap ni Bert na ngayon ay natigilan ang dahil sa nalaman. Nasa kanya na lahat. Matalino siya. Attentive. Kulang na nga lang ay hindi niya mabigyan pa ng pagkakataon ng mga kaklase niya na makasagot sa tuwing may recitation. Simula nung magbarkada siya sa grupo nila Brian, hindi na siya masyadong nagpa-participate sa klase. Palagi rin siyang wala sa sarili. Ang buong akala ko ay may problema kayong dalawa. E bihira na lang din siya kung sumagot ng tama sa mga tanong ko sa kanya. Bumabagsak ang grades na Ralph, Bert. At alam kong may mali talaga. Pasensya na, masyado kasi akong naging busy sa trabaho kaya hindi ko na siya masyadong nababantayan. Ano ka ba, Bert? Wala kang kasalanan. Wala sa iyong sisi, okay? Pero kahit ngayon lang, huwag mo namang sisihin ang sarili mo. Sagot ng adviser sa kanya bago umupo sa bakanting upuan na nasa tapat ni Bert. Kausapin mo lang siya, Bert. Alam kong maiintindihan ka niya. Tulad niya ng payo nito sa kanya, nagmamadali siyang umuwi sa apartment nila. Doon niya natagpuan si Ralph na nakayuko sa mesa. Tila ba problemadong problemado ito base sa postura niya. Kaya naman walang nagawa si Bert kung hindi ang huminga ng malalim. Rinig ni Ralph ang bawat hakbang na ginawa ng tatay niya. Kaya naman ang sandaling mag-angat siya ng tingin, hindi niya na napigilang pangiliran ng luha na hindi kaagad napansin ng ama niya. Bagamat may sama ng loob, marahang umupo si Bert sa gilid ni Ralph na ikinabuntong hininga ng anak niya. Ipinatawag ako ng adviser mo sa klase, anak. Alam ko po, tay. Sagot nito sa kanya bago dismayadong umiling. Hindi ko po ginusto lahat ng nangyari. Nang dahil sa sinabi niya, ay pansamantala muna silang nanahimik bago muling nagsalita si Bert. Naaalala mo pa rin ba yung pangako mo sa akin, anak? Tanong niya na hindi man lang sinagot ni Ralph. Nangako ka sa akin na gagawin mong lahat upang mapahanga mo ako. Na kahit na anong mangyari, aabutin mong pangarap nating dalawa. Nagpatuloy lang si Ralph sa pakikinig sa kanya na naging dahilan kung bakit pansamantala pang napahinga ng malalim si Bert sa pwesto niya. Kung hindi mo na kaya, pwede ka namang magpahinga, anak. Muli pa nitong dagdag na ikinatigil niya. Hindi bawal ang magpahinga, lalo na kung nahihirapan ka. Kung sa tingin mo ay nape-pressure ka, huwag kang magdalawang isip na magpahinga. Pero, huwag na huwag kang susuko. Katulad niya ng sinabi ko noon, ito lang ang kaisa-isang bagay na maipamamana ko sa'yo. Kaya huwag na huwag mong pababayaan ang pag-aaral mo, ha, anak? Natatakot ako na baka magaya ka sa akin na walang pinag-aralan. Natatakot ako na baka maranasan mong buhay na meron ako kung ipagpapatuloy mo lang ang pagbababaya sa pag-aaral, Ralph. Hindi na napansin ni Ralph ang pagdoos-dos ng luha niya nang dahil sa labis na hinanakit sa mga salitang narinig mula sa ama. Alam niyang nadismaya niya ang tatay niya nang dahil sa nalaman nito. Paano na lang kaya ang magiging reaksyon niya kapag nalaman itong gumamit siya ng ipinagbabawal na gamot? Huwag kang umiyak, Ralph. Sambit ni Bert bago umiti sa kanya. Walang nagawa si Ralph kung hindi ang mabilis na hilahin ang tatay niya upang bigyan ng isang mahigpit na yakap na ginantihan rin naman ito. Pasensya na kayo sa akin, tay. Hagulgol niya sa balikat ni Bert na ikinalambot ng puso nito. Babawi ako sa'yo, tay. Pangako yan. Babawi ako sa'yo.
Sa mga sumunod na araw ay nagpatuloy lang si Ralph sa pag-aaral. Niminsan ay hindi man lang nagbago ang pakikitungo sa kanya ni Bert. Ni hindi man lang nga niya naramdaman ang dismayo mula sa ama nang dahil sa nangyari. At isa iyon sa mga bagay na ipinagpapasalamat ng binata sa buhay niya. Natutuwa akong makitang bumabalik ka na sa dati, anak. Puri ng advisor sa kanya na ikinalawak niya ng ngiti. Hindi na siya gaanong lumalapit sa grupo nila Brian. Hindi na rin naman na siya nito pinapakialaman, kaya naman kahit na papaano ay nakakahinga na rin naman siya ng maluwag. Alam niya kasi na magmula sa araw na ito, magiging komportable na siya sa buhay paaralan na meron siya tulad noon. Hindi-hindi na siya makakapayag pa na muling lumihis ang landas niya sa pag-aaral. At hinding-hindi niya nahahayaan ang iba na sirain ang dedikasyon na meron siya ngayon para sa pag-aaral niya. Nakangiting nilinis ni Ralph ang kitchen top nang makita niya ang isang pamilyar na baonan. Nang binuklat niya ito, mabilis na lalukot ang mukha niya. Paano kakain ng tanghalian si tatay kung naiwan niya ang baonan niya? Sambit niya sa sarili bago siya nagkibit ng balikat at tuluyang nagbihis para umalis. Nang araw ring iyon ay nagdesisyon si Ralph na siya mismo ang maghatid ng baon sa ama. Natitiyak niyang magugutom si Bert sa oras na hindi ito kumain, kaya naman sa abot ng makakaya niya, ginawa niyang lahat upang lakarin ang distansya ng tahanan nila patungo sa ospital na pinagtatrabahuan ito. Nakangiti niyang tinahak ang daan patungo sa information desk ng ospital. Tulad ng nakagawian, nakangiti siyang sinalubong ng mga nurse na naroon. Mabait na tao si Bert at magaling ding makisama sa ibang tao. Kaya naman marami rin ang nagiging kaibigan niya saan man siya magpunta. Magandang umaga po, Nurse Even! Bati niya sa nurse na madalas niyang tanungan ng impormasyon noon tungkol sa ama. Oh, napadpad ka yata rito, Ralph. May problema ba? Nakangiti niyang ipinakita sa nurse ang baonan ni Bert. Nakalimutan po kasing dalhin ni tata yung baonan niya kanina. Baka po kasi hindi ulit siya magtanghalian tulad ng ginawa niya nung nakaraan. Aniya na tinanguan ito. Saan ko po kaya ito pwedeng iwanan? Bahagyang lumingon si Even sa kumpol ng mga documents na naroon sa desk bago siya muling nagkibit ng balikat kay Ralph na ngayon ay naghihintay sa sagot niya. Di ko alam eh. Baka idiretso mo na lang yan sa garden. Naroon siya kasama ang iba pa niyang mga kasama, Ralph. Pwede kang dumiretso ron. Sagot nito na marahan niyang tinanguan. Kapag may nagtanong kung bakit naroon ka, sabihin mo lang na ipinupunta kita. Marahang tumango sa kanya si Ralph bago ito nagdesisyong maglakad patungo sa direksyon na itinuro ni Even sa kanya. Hindi ka ba nag-iisip? Singhal ng isang lalaki kay Bert na ikinayuko niya na lang. May maipambabayad ka ba sa akin kapag nagasgasan mo ang kotse ko? Pasensya na po talaga, sir. Hindi ko naman po sinasadya ang nangyari. Puro ka hindi mo sinasadya. Muli nitong sigaw sa kanya na nakayuko niyang ikinaatras mula sa kinatatayuan. Alam kong sinadya mong gawin yan dahil nagalit ka sa ginawa ko kanina. Sir, hindi po natin maaayos ang lahat ng ito kung idadaan natin ang lahat sa sigawan. Huwag kang makialam dito kung ayaw mo madamay sa gulong to. Banta nito sa kasamahan ni Bert na ikinayuko at ikinatikom na lang nito ng bibig. Muli siyang bumaling kay Bert at ngisi-ngisi itong pinagmastan magmula ulo hanggang paa. May pinag-aralan ka ba? Wala, hindi ba? Sir, hindi po maayos ang lahat ng ito kung hindi po tayo kakalma. Hulol! Muli nitong sigaw bago muling lumapit kay Bert upang kwelyuhan ito. Alam mo kung bakit mahirap ka? Wala ka kasing modo. Sisinto-sinto. Hindi marunong magbasa. Hindi marunong umintindi. I wonder kung bakit ka pa nga ba tinanggap sa ospital na to. E gayong hindi ka malang marunong magbasa ng instructions. Sir, simpleng instructions lang ang hinihingi ko sa'yo. Pasensya na po, sir. Bobo ka. Palibhasa kasi wala kang pinag-aralan.
Muli pa nitong sigaw, kasabay ng pagtulak sa kanya na halos ikaupo niya sa lupa. Nanginginig na siya sa sobrang takot dahil hindi lang ang reputasyon niyang nakataya rito. Ito na lang ang trabahong meron siya at hindi niya alam kung saan sila muling makakakuha ng pera kung matanggal pa siya sa ospital sa oras na ireklamo siya ng lalaking nakabanggaan niya ngayon. Yung mga katulad mo, hindi na dapat binibigyan pa ng trabaho. Alam mo kung bakit? Dahil perbisyo kayo. Insulto kayo para sa mga katulad kong may pinag-aralan. Muli pa nitong sigaw, sabay duro sa kanya. Agad na natigil si Ralph sa paglalakad nang makita niyang nakaupo sa lupa si Bert habang sinisigawan ng isang hindi kilalang lalaki. Nanginginig sa takot si Bert habang ang kasamahan niya naman sa gilid ay walang nagawa kung hindi ang kaawaan siya habang pinagmamasdan nila itong minamaliit ng lalaking nasa harapan nila. Walang nagawa si Ralph kung hindi ang pigilan ng luha niya nang dahil sa pinaghalong galit para sa lalaki at awa naman para sa kanyang ama. Bastos ka! Wala kang modo! Wala kang pinag-aralan! Nang dahil sa pinaghalo-halong emosyon sa mga salitang narinig mula sa lalaki, wala nang nagawa si Ralph kung hindi ang tumalikod at tumakbo palayo habang pinipigilan ang luha niyang kanina pa tumutulo. Hanggang kailan ba sila magtitiis sa ganitong klase ng mundo? Ano bang naging kasalanan ni tatay at bakit ganun na lang siya kung itrato ng lalaking yun? Naiiyak niyang bulong sa sarili bago unti-unting bumagal ang paglalakad niya. Tama lang ba na tumaka siya sa sitwasyon ngayon? Tatay niyang inagrabyado kanina. Ngunit bakit sa halip na ipagtanggol ng ama? Bakit siya umalis at iniwanan ito? Tama lang bang iinsultuhin siya ng lalaking yun? E ano naman ngayon kung may pinag-aralan siya? Mabilis siyang pumihit upang tumakbo pabalik sa garden kung saan niya nakita ang ama kanina. Wala na ang lalaking nakasigawan nito at wala na rin ang mga taong naroroon. Wala na rin si Bert sa lugar na yon. Kaya naman hindi niya naiwasang makaramdam ng takot para sa ama. Eh, hindi ko alam, Ralph. Ang alam ko, dinala sila sa opisina kanina. Sagot ni Nurse Even sa kanya nang ito naman ang tinanong niya. Pero huwag kang mag-alala dahil safe naman si Bert. Walang mangyayaring masama sa kanya. Eh baka nga pinag-usap lang sila nung lalaking na kaaway niya kanina. Huwag kang mag-alala dahil walang ginawang kasalanan ng tatay mo. Kung meron mang dapat na magdusa ngayon sa presinto, iyon ay ang lalaking nakaaway niya, okay? Kinagabihan ay kinakabahan niyang hinintay ang ama mula sa trabaho. Bakas ang pagod sa mukha ni Bert nang umuwi siya sa apartment nila. Mabuti na lamang at kahit na may nagreklamo sa trabaho niya kanina, hindi siya tinanggal sa trabaho niya bilang janitor sa ospital na yon. Bandang huli ay nagkaayos at nagkaareglo rin naman sila ng lalaking nakaaway niya. Humingi rin ito ng tawad sa kanya kanina nung makita niya ito. Aware naman daw siya sa mga insultong na ibato niya kay Bert at hindi kalaunan ay humingi na rin ito ng tawad sa kanya na tinanggap niya rin naman hindi kalaunan. Oh, malalim na ang gabi anak. Bakit naririto ka pa rin? Bati niya sa anak nang makita niya itong nakayuko sa upuan. May problema ka ba sa school, anak? May kailangan ka bang bayarang project? Wala, tay. May gusto lang po sana akong itanong sa inyo. Sagot nito na bahagyang ikinangiti nito. Ano yun, anak? Kumusta pong trabaho mo sa ospital kanina? Bahagya pa muna siyang bumuntong hininga bago naglakad papalapit sa anak at naupo sa tabi nito. Naayos naman. Mababait ang mga kasama ko. At saka wala akong masabi sa mga pasyenteng naroroon. Mababait silang lahat sa akin kaya huwag kang mag-alala, anak. Sinungaling ka, sambit ni Ralph, dahilan upang bahagya ng makaramdam ng kirot si Bert sa puso niya. Nakita kitang sinisigawan kanina. Yun po bang sinasabi ninyong mabait? Anak, bahagya siyang tumayo sa upuan niya
at ngumiti sa tatay. Wala namang nagawa si Bert kung hindi ang huminga ng malalim habang pinagmamasdan ang anak. Hindi niyo po kailangan magsinungaling sa akin, Tay. Naroon po ako kanina. Narinig ko po lahat ng pangiinsulto niya sa iyo kanina. Muli nitong sambit na ikinatikom ng bibig ni Bert. Tay, pwede po bang huwag na kayong magtrabaho? Ako na pong bahala sa lahat. Tay, ako na pong magtatrabaho para sa atin. Hindi ko po kayo kayang makita ang iniinsulto na lamang ng ganun. Tay, masakit po para sa akin yung nakita ko kanina. Hindi ko po maatim. Ralph, sanay na ako sa ganun. Sagot nito sa kanya na tuluyang nagpalabas ng ruha ni Ralph. Huwag ka mag-alala dahil nagkaayos naman na kami. Kanina lang nangyari ang bagay na iyon, anak. Eh hindi niya naman kami sinaktan. Hindi niya ako sinaktan. Pagkatapos naming mag-usap kanina, humingi na rin naman siya ng tawad sa akin. Tumayo siya upang hawakan sa balikat si Ralph na naiiyak na lamang nitong inilingan. Mag-aral ka lang, anak. Pangako ko sa'yo, hindi na mangyayari yung nangyari kanina, okay? Please, anak. Hindi ka pwedeng magtrabaho. Minor de edad ka pa. Ayaw ko rin namang makita ka nagtatrabaho, anak. Tsaka ka na bumawi kay tatay, okay? Kahit nalabag sa loob ni Ralph, wala na siyang nagawa kung hindi ang tumango sa ama na naging dahilan kung bakit napahinga na lamang ng malalim si Bert bago nito tuluyang niyakap ang anak. Mahirap para sa kanyang nangyari. Tulad ng sinabi ni Ralph, hindi niya na ate manghirap na dinaranas ng ama sa trabaho niya. Kaya naman para makatipid sa baon at pamasahe, nagdesisyon na lang siyang magbenta ng mani sa eskwelahan sa tuwing may pasok. Naging mabenta naman ang mga mani na ibinibenta ni Ralph, lalo na't maraming natutuwa sa sipag na ipinapamalas niya at isa na roon ay ang advisor niya. Alam mo, Ralph, saan nito nang magkaroon siya ng pagkakataong makausap ang binata? Hindi mo talaga ako nakakaligta ang pahangain. Muli pa nitong dagdag. Ramdam ni Ralph ang pag-ukit ng ngiti sa labi niya bago nahihiyang yumuko sa advisor. Marahang tinapik ni Miss Torres ang ulo niya na mas lalo lamang niyang ikinangiti. Pagbutihin mong pag-aaral, anak, ha? Muli pa nitong bilin na nakangiti niyang tinanguan. Pahangain mo rin si Bert. Alam kong sa'yo na lang siya umaasa, anak. Mataas ang pangarap niya sa'yo. Kaya naman huwag na huwag kang gagawa ng bagay na maaari niyang ikadismaya, okay? Opo, ma'am. Salamat po sa inyo at sa mga gabay ninyo. Sagot niya na ikinangiti ni Miss Torres. Tulad ng mga payo nito, ginawa ulit ni Ralph ang lahat na makakaya niya upang muling makatungtong sa pinakatuktok. Sa kasamaang palad ay hindi man lang nakabilang si Ralph sa may matataas na grado sa paaralan nila, ni hindi man lang niya nagawang sungkitin ang valedictorian na inaasam nilang dalawa ni Bert. Kaya naman hindi niya naiwasang makaramdam ng lungkot nang dahil sa nangyari. Oh, malungkot ka? Nakangiting tanong ni Bert sa anak na ikinasimangot nito. Walang nagawa si Bert kung hindi ang humalakhak at pabirong ginulo ang buhok ng anak. Parte ng buhay ang kabiguan, anak. Alam mo ba kung anong ibig sabihin yan? Walang nagawa si Ralph kung hindi ang umuso at muling nagbaba ng tingin, lalo nang makita niya ang ngiti sa labi ng ama. Kahit na nabigo ka sa pag-abot ng isang bagay, patuloy ka pa rin sa buhay mo. Kagaya nga ng sinabi ko kanina, parte ng buhay ng isang tao ang mabigo sa daang tinatahak niya. May mga pagkakataong nadadapa tayo, nasusugatan. Pero kapalit nun ay ang aral na mapupulot natin sa landas na tinatahak natin. Kahit na hindi mo nakuha ang achievement na yon, magpatuloy ka lang. May oras para sa tagumpay, anak. Pwedeng hindi man ngayon, pero darating din ang oras na makakamit mong tagumpay na yon. Mahaba nitong paliwanag na hindi kalaunan ay tinanguan niya.
Malay mo sa kolehiyo, makuha mo yun, diba? Tulad ng sinabi ni Bert, may tamang panahon para sa tagumpay ng isang tao. Hindi man naging maganda ang kinalabasan ng desisyon niya noon, naging maganda naman ang kinalabasan ng paghihirap niya ngayon. Para lang may malikom na pera pambayad ng matrikula niya sa kolehiyo, nagdesisyon si Ralph na pasikretong magtrabaho sa palengke. Minsan ay siyang nagbabayad ng renta nila sa apartment upang kahit papaano ay mabawasan naman ang gastusin nila sa bahay. Kung hindi ka lang talaga lumaking gwapo, ewan ko na lang. Pabirong usal ni Aling Patring bago umirap kay Ralph na tinawanan lang nito. O siya, kapag natapos ka na dyan, isunod mo yung mga tubig sa drum sa likod. Salamat, Aling Patring. Pasasalamat niya bago muli nagpatuloy sa pag-iigip ng tubig sa poso. Nang dahil sa sipag at syaga, sa wakas ay naisakatuparan na rin ni Ralph ang pangarap nilang dalawa ni Bert. Bitbit ang diploma niya, malawak ang ngiti niyang tinahak ang daan patungo sa apartment nila. At doon niya natagpuan si Miss Torres, kasama ng tatay niya na ngayon ay nakangiting naghihintay sa kanya sa salas. Inhinyero na ako, tay! Tita! Aniya sa dalawa bago ito natutuwang tumalon sa tuwa. Saksi si Miss Torres at ang tatay niya sa mga problema at pagsubok na pinagdaanan niya sa kolehiyo. May 6 na taon na rin gumagabay sa kanya si Miss Torres, kaya naman ang sa wakas ay umamin ang dalawa na meron silang relasyon, hindi na rin nagdalawang isip pa si Ralph na tanggapin ito at ratuhing isang tunay na ina, tulad ng ipinangako niya sa ama noon. Nang dahil sa dalawa ay nagkaroon siya ng isang kompletong pamilya na hindi kailanman nagsawang gumabay sa kanya, kahit na noon nagsisimula pa lamang siya. At ngayon nasa tugatog na siya ng tagumpay, ito na rin siguro ang tamang panahon upang bumawi sa dalawang nagsilbing role model niya sa buhay. Wala sa sariling pinagmasdan ni Ralph ang papel na hawak niya. Para sa kanya, panaginip pa rin ang lahat. Tama ba itong nakikita ko? Bulong niyang tanong sa sarili bago siya marahang naglakad patungo sa direksyon ng dalawa. Nak, nagluto ako ng pritong saba, panimula ni Miss Torres bago niya inilapag ang platito sa mesa at nagugulo ang lumingon sa binata nang makita nito ang itsura niya. Namumutla ka, Ralph. May problema ka ba? May masakit ba sa'yo, nak? Nasan po si tatay? Aniya na mas lalong ikinakunot ng noon ni Miss Torres. Nasa salas, nagkakape, sagot nito. Halos umawang din ang labi niya nang agad siyang nilagpasan ni Ralph. Ano bang nangyayari, Ralph? Tinatakot mo ko. Tay! Tawag niya rito na ikinakunot naman ang noon ng ama niya. Tay! Pasado ako sa examination! May lisensya na ako! Nang dahil sa pinaghalong tuwa at gulat, hindi na napigilan ng mag-ama ang maging emosyonal. Mabilis nilang niyakap ang isa't isa at agad na nagtatatalon sa tuwa. Sa wakas ay ito na. Sa wakas ay maisa sa katuparan niya na rin ang pangako sa ama. Sa wakas ay matutupad na rin nilang dalawang pangarap para sa isa't isa. Pagkatapos ng ilang taong pagsusumikap, sa wakas ay napatayuan na rin ang bahay ni Ralph si Bert. Bakas ang tuwa sa mga mata ni Bert nang sa wakas ay ipinakita na rin ni Ralph sa kanya ang bahay na ilang taon niya ring pinagawa. Gusto ni Ralph na maranasan man lamang ng kanyang ama kahit papaano ang manirahan sa isang mansyon. Sa mansyong siya mismo ang gumawa at nagdesenyo. Hanggang ngayon kasi ay buhay pa rin sa alaala ni Ralph ang ginawang pagpapalaya sa kanya noon ni Aling Patring. Kaya ngayong may kakayahan na siyang bigyan ng magandang bahay ang ama, hindi na siya nagdalawang isip pa na ito na lang ang iregalo kay Bert. Maganda, anak! Puri ni Bert sa kanya, nanginitian naman ni Miss Torres. Pero sa tingin ko, hindi ko deserve ang lahat ng ito. Titingnan ko muna yung garden! Paalam ni Miss Torres upang bigyan man lang ng pagkakataon ng mag-ama na klaruhin ang kung anumang tensyon ang namamagitan sa kanila ngayon.
Nang bahagyang makalayo si Miss Torres, agad na huminga ng malalim si Bert na mas lalong ikinakunot ng noon ni Ralph nang dahil sa kuryosidad. Marahang hinaplos ni Bert ang balikat ni Ralph bago muling nagsalita. Huwag sanang sasamang loob mo sa sasabihin ko, Ralph, pero... Aniya, bago muling sinalubong ang mata ng mahal na anak. Hindi kita tunay na anak. Ano? Agad na gumuhit ang luha sa gilid ng ama ni Bert bago niya ito pinunasan at malungkot na ngumiti sa anak. Hindi ako ang tunay mong ama. Nang oras ng iyon ay ipinaliwanag ni Bert sa kanyang lahat kung paano niya nga ba ito nakitang inabandona ng sariling mga magulang hanggang sa kung paano niyang pinalaki na parang isang tunay na anak si Ralph. Kahit na nagulat sa natuklasan, walang nagawa si Ralph kung hindi ang mapangiti na lamang at tuluyang yakapin ang amang kinagisnan niya. Kahit na hindi niyo ako tunay na anak, Tay, hindi magbabago ang tingin ko sa'yo. Aniya, bago pumikit at hinayaan ang luhang dumaloy sa pisngi niya. Kayo ni titang tumanggap sa akin noong mga panahong tinalikuran nila ako. Kaya kayo pa rin ang tatay ko. At kahit kailan, hindi magbabago ang bagay na yon. Sa paglipas ng mga araw at buwan, ni wala man ang nagbago sa turingan nila sa isa't isa. Mas lalo lamang silang nagkalapit ng dahil sa nangyari. Kaya naman kahit na hindi niya tunay na ama si Bert, ni minsan ay hindi niya malang ito tinuring na ibang tao. At ganon din si Bert sa kanya. Hindi kalaunan ay nagpakasal na rin ang dalawa. Habang si Ralph naman ay walang ibang ginawa kung hindi ang magpursige sa pagtatrabaho. Hindi kalaunan ay nahanap na rin ni Ralph ang babaeng para sa kanya. Hanggang sa nagdesisyon na silang magpakasal at bumuo na rin ng sarili nilang pamilya. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!